Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Naligaw ko. Pangalawa, ubusan ko ng gas. Nagpa-anod lang ko. Wala akong magawa na. Andar ng makina. Ubos ng gasolina. Hirap. Yung may huli kong isda ng konti, dinain ko para mayroon akong makain. Wala tubig. Dagat lang iniinom ko. Kabilang si Mang Abelino sa mga mangingisda ng Subic, Zambales na pinaglilingkuran ng Philippine Coast Guard, tungkulin ng PCG na panatilihing ligtas ang buhay at ari-arian ng mga mangingisdang Pilipino sa laot. Saving lives, ika nga nila. Sa nakalipas na mahigit 5 taon, paano nga ba napanatili ng pamahalaan ang pagprotekta sa seguridad ng mga Pilipino sa loob ng ating teritoryo? Samahan niyo po kaming tuklasin ang tunay na pagbabago mula rito mismo sa West Philippine Sea. Maganda naman ang patakaran sa ating presidente. You know, para na nahinto niya ito ang kuwan sa China sa pagkuwan sa amin, paghabol-habol sa nung una. Pasalamat lang sa ating presidente na payagan na kami dyan sa mangisda sa Kalburcio, na bisagsaan kami mangisda. Wala na maka sagabal sa amin sa aming hanap buhay. Patuloy ang modernization ng Philippine Coast Guard bilang bahagi ng pagpapalakas ng ating national defense sa buong kapuluan. Bunga nito, lumakas ang ating presensya at paninindigan sa ating mga teritoryo. Sa mahal na Pangulo natin, medyo mas maganda yung panukala ng ating presidente. Sa West Philippine Sea naman, sa Scarborough, medyo okay naman yung doon, sir, kasi yung Chinese Coast Guard noon, na pagsabihan. Yung Coast Guard naman natin, sir, nandyan naman, naka-alerto naman po. So, the Coast Guard is inclined through the direction of our president to deploy white ships in the area. Because white ships connotes our presence there is about humanitarian operations. Deploying white ships in the area, we are espousing the spirit of good neighborhood in the area. Sasagupain namin yung init, hangin, malalaking alon, ulan, para lang kumita.
Pag wala kaming huli, inaabot kasi kami ng 2 to 3 days. Pag wala kaming huli, nagsisikap kami, nangangawil. Kanya-kanya kami, paikot-ikot dito para lang magkaroon ng isda. Pag pinalad kami, makapuno kami na isang bodega, masayang-masaya na kami kasi maganda yung income, maganda yung maiuwi sa pamilya, matutuwa ang pamilya. Mas masaganang huli, mas ligtas na pagpapalaon, mas komportable at payapang pamumuhay. Ito ang mga epektong hindi maipagkakaila dahil sa pagpapaigting ng safety and security para sa mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I will leave the Philippines with a very strong military. Habang kumukuha tayo ng mga bagong kagamitan, ay kailangan ding tugman natin yung knowledge ng tao doon sa kagamitan. We are here because of our people, hindi baliktad. Itong sandatahang lakas, nandito ay laging maantabay sa inyo para kayo ay mabuhay ng tahimik at makatulog ng napayama sa gabi. Dito sir ngayon, sa pamumuno ni Duterte, napapansin namin, sir. Ako, sa sarili ko, napapansin ko ang pagbabago. Kasi nung mga nakaraang taon, hindi ganito. Ngayon, nung umupo si Duterte, awa ng Diyos, sir, nawala na yun. Kaya malaya na kami nakapamalakaya ngayon. Tunay na namayagpag ang Administrasyong Duterte sa pagpapatatag ng tanod baybayin at sandatahang lakas ng Pilipinas. Naging malaking aspeto ito sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya naman nararamdaman ni Juan de la Cruz ang seguridad sa kanyang buhay, ari-arian at pangkabuhayan. Ito ang magsisilbing legasiya ng 16th na Commander-in-Chief at Pangulo ng Pilipinas. Ito ang Duterte Legacy. Oh,